No C, GoCom 4, helmet intercom system. 4-way intercom siya, pwede rin kayong mag-intercom tsaka music sharing simultaneously. Pinadalhan din nila tayo ng GoTalk 4 na dalawa. Papag-giveaway ko, abangan nyo lang yung mechanics sa video. Features, Bluetooth 5.1, pwede may connect sa phone. 4-way intercom, pwedeng apat na sabay-sabay na magkakausap. Mesh intercom, apat na ganito. Range niya is 1,500 meters. Pero itetest natin ito. Intercom and music simultaneously. So, pwedeng magkausap kayo ng dalawang intercom. Tapos, pwede kayong mag-play ng music na maririnig nyo habang nag-uusap kayo. Meron siyang user manual. Paano install, kung paano mag-connect, paano mag-pairing. Ito yung headset niya. So, yung boom mic, pwede mong palitan itong soft na mic. Ito naman yung para sa speaker cutouts ng mga helmets. Tapos yung clamp niya. Meron din siyang pang kalas. Hanggalin natin itong boom mic. Tapos kabit natin itong soft mic. Meron siyang orientation ng pagkakabit. Tapos meron siyang charging cable. USB to USB-C. Which is dito mo isasaksak. Yan. Dito naman yung headset. Install natin sa helmet to. Lugan lang natin itong mga screws niya. Paspas natin sa gilid ng helmet. Sigpitan natin mabuti. Lagay natin itong intercom. Ganyan yung itsura niya pag nakalagay na intercom. So make sure din na yung helmet niya is merong speaker cutouts. Para pag nilagay natin ito, siya nakaumbok. So meron na yung sa akin ito. So dati kong gamit na intercom. Ganyan natin lalagay ito. Yung speaker niya meron ganito. Although ito meron itong konting nakaganon. Tsaka siya. Pwede naman ganyan lang. Yan, nakaganyan, nakaangat. Pero hindi siya flush pag kinabit mo. Yan, ganyan na magiging itsura niya. Kabilang side, kabit din natin. Sana baguhin nila yung design nito na magiging flush siya dito. O siguro, depende sa speaker cutout ng helmet niya. Microphone naman, tanggalin natin ito. Dito siguro. Yan. Saksak natin dito sa intercom. So, ayusin ko na lang yung cable management. Sa mga buttons, ito yung power on, long press, power on, volume up, volume down. Ito yung pang-answer ng call kapag nakakonek ka sa mobile. Tapos yung dito sa ilalim, meron dito, ito yung FM button. Pindutin natin. FM on. Sa bansa na dati nang... Pag i-off mo, pindutin mo lang yung FM button ulit. FM off. Tapos factory reset, itong dalawa, sabay. Pag i-off mo naman, pipress mo yung FM button tsaka itong power button ng sabay. Yan, off na yan. I-pair naman natin itong dalawang intercom. Long press natin to, volume up tsaka itong power button. Pa-flash siya ng intercom red blue. Pero ang isa. Automatic na yan magkakon. Slow flash ng blue light means connected na silang dalawa. And for example, apat yung ipe-pair nyo na GoCom 4, pare-pareho. Iba yung pairing method niya. So, long press dito ang dalawa, i-enter ng pairing mode to. Intercom 2, ito namang dalawang ilo-long press. Kapag tapos na silang mag-pair, for example lang, ito ay GoCom 4 din. I-enter mo naman to sa pairing, ito naman. Tapos ito ay ganun ulit. Kapag paired na itong dalawang to, intercom 2 at intercom 3, ipe-pair mo naman itong intercom 3 sa intercom 4. Same process lang din, ito yung pairing mode niya dito, tapos sa intercom 4 is dito. Kapag magka-connect na rin to, pwede silang mag-usap lahat, simultaneously, apat. Kung halimbawa, itong dalawang ito ay GoCom 4. Pwede mo rin siyang i-pair sa ibang intercom, basta yung ibang intercom na yun is supported yung universal pairing. Itong EJS kasi hindi supported yung universal pairing, kaya hindi natin makakonect ang dalawa. Yan, sinuot ko na yung helmet, tapos pinasuot ko kay OBR para marinig natin yung boses niya. Hello, OBR. Hello. Yan, dinig niyo ba si OBR? Salta nga. Hello. Salta ka? Hello. Yan, connected. Kapag gusto niyo palang i-disconnect yung kausap niyo, intercom, long press niyo lang yung power button. Ito. Intercom may disconnected. Yan, meron siyang voice prompt. Tapos pagkoconnect mo ulit, pindutin mo lang isa, once. Intercom may connected. Yan, connected na ulit. Salita ka nga, B. Hello. Connect naman natin ngayon yung intercom sa phone. On lang natin yung Bluetooth. Tapos long press natin itong call button for 5 seconds. Ilaw yan ng red and blue. Phone pairing.
Nakikita nyo dito yung GoCom 4. Click lang natin. Allow. Pairing successful. Dito galing yung audio. Kapag naman nagpa-play ka ng music sa phone, ito yung volume up niya, ito yung volume down, tapos ito yung pause and play. Pag pala naka Google Maps ka, maririnig mo din yung mga voice prompts kasi connected ka sa phone. Tapos halimbawa, meron tumatawag sa phone mo, pwede mong pindutin to, phone button, para kahit di mo siya pindutin, kapag naka 8 seconds na, automatic siyang mag-answer ng call. Kung ayaw mo naman sagutin, long press mo lang to. Na-reject na yung tumatawag. Last number redial naman is double press. Tapos habang redial yon, kung gusto mo i-cancel, press mo lang na isa. Sa music sharing naman, dapat naka-on yung Bluetooth tapos naka-connect ka sa isang intercom. Hello. Tapos magpalit tayo ng kahit anong audio. Tapos para makapag-audio share tayo, press lang natin yung call button tsaka yung volume up. Audio share. May prompt siya. Tutunog din yung kay OBR nyo, yung audio share na prompt. Tumunog na? Okay na, audio share niya. Narinig mo na. Hinaan. Sa unang audio share nyo, malakas yung volume doon sa OBR. Para mahinaan nyo yung volume nung tunog dito na ina-audio share, double click. Yan. Mababawasan ng volume nyan. Para naka-full volume kasi sa una. Try mga. Okay na. Okay na, mahinaan na. Tapos, pwede kami magkausap habang nag-audio share. Pero hindi ko na-advise na gawin yan habang nagmamotor. Siguro, pwede yung OBR nyo nalang mag-music kasi pwede pa rin naman kayo mag-usap. So, pag off nyo na yung audio sharing, long press nyo lang tong call button tsaka tong volume up button. Narinig mo pa yung music? Hindi na. Hindi na. Off na. Pero narinig pa natin yung music dito. Feeling ko ito kapag malulobat na meron din tong voice prompt. Pero pag chinarge natin siya, yan, charging indicator. So, pag namatay na yung ilaw na red, full charge na. Charge ko muna siya ng full charge, tapos test ride natin. Yung presyo pa nitong GoCom 4 is around 2,300. Tapos yung GoTalk 4 is around 1,700 pesos. Lilink ko yung Shopee nila sa description para kung gusto nyo bumili nito, orderin nyo na lang sa Shopee. Sobrang affordable na yan ang presyo na yan para sa features nya. Kagabi ginamit namin ito ni OBR, lumabas kami kagabi, nag-loop lang kami dito. Tinetest namin yung sa high speed kung okay naman. Malinaw naman siya, pero syempre itetest pa rin natin ngayon. Yan, try natin sa high speed. Takbo tayo ng around 100. Ito is 120 kph yung working speed niya. So siguro pag lumabas ka ng 120, baka hindi na gaano marinig yung kausap mo. Dinig mo pa ako, B? Malinaw siya, no? Ang volume namin is around 50% pa lang ang volume. O, nasa 50%. Pwede mo pang lakasan to, pwede mo pang isagad ang todo, kaso baka mabingi ka naman nun pag ganun. So, isasakto mo lang yung volume sa timpla mo. Hello, OBR? Hello. Malinaw pa rin, dinig ko pa rin siya. Yung talking time naman niya is 22 hours ang abutin bago siya malaobat. Tapos ang charging time niya, 2 hours bago ma-full charge. Maganda yung charging cable nito, no? Braided. Pag halimbawa meron mga pets, hindi nila basta-basta maangat-ngat yan. Braided eh. Miss na namin yung mag-exercise dito. Hindi ko na pag-exercise, lagi nag-uulan eh. So mabahaba na yun, no? 22 hours. Bago malobat. Pero kung daily use, matagal nyo siya magagamit talaga. Yung sa audio interference naman, wala pa kaming na-encounter ni OBR dito. Usually yun, marihana yun, parang humihina yung tunog. Tapos parang may static, parang ganun. Pag kami audio interference. Siguro sa mga future vlogs ko, i-update ko na lang kayo kung meron kaming naranasan na audio interference pag gamit namin itong NOSI GoCom 4 Helmet Intercom System. Yung sa design niya, okay din. Yung finish niya is matte black na merong parang lining na glossy black. Tapos yung mga buttons niya malalaki, madaling hanapin. So kahit pindut-pindutin mo na habang nagmamotor ka, kayang-kaya mong hanapin yung mga buttons. Tapos kapag i-off mo nga siya, hindi mo siya basta-basta ma-off na ba, masagi mo lang. Kasi dalawang buttons yung kailangan mong i-press bago siya ma-off. Yung FM button tsaka yung intercom button or power button. Sabay dapat. Tapos yung earpods na naka-protrude, no, kung naalala nyo, hindi natin maisagad. Okay naman siya. Nagamit ko ngayon, hindi naman siya naiipit masyado. Actually, masikip tong helmet ko na to sa akin eh. Yung fit nito hanggang ngayon, masikip pa rin. Pero hindi siya nakadagdag sa stress sa tenga. Parang hindi siya naiipit kahit medyo nakaangat yung ano natin, speaker ng intercom. Pero siguro depende pa rin yan sa cutout ng helmet. Siguro mayroong mga helmets na kasya talaga ito. Waterproof level niya is IP65.
Kagabi nagamit namin siya na umaambon na medyo lumakas din ng konti. Okay naman, hindi naman siya pinasok ng tubig. Basta make sure niya lang na nakasara yung sa may charging port niya, yung cover. Tapos nakasaksak maigi yung jack nitong headset. Pwede mo rin siya ibabad sa tubig up to a certain depth lang, pero hindi talaga advisable nun. Tapos kapag halimbawa sobrang lakas talaga ng ulan, mas maganda ko itago nyo na lang. Huwag nyo na lang i-raise sa malakas na ulan kasi baka pasukin ng tubig. Yung mga mild lang na ulan yan, okay lang yan. Pero pag yung dire-diretso na parang bagyo na, tago nyo na lang muna. Try natin yung range test yan, naka-reset yung trip B natin. Natin kung gaano kalayo yung abutin niya bago mawala yung boses ni OBR. Hello OBR. Hello. Hello OBR. Hi. 100 meters. Hello OBR. Hi. 200 meters. Hello OBR. Hi. Hinig pa rin. 300 meters OBR. Hello. Hello. Marinaw pa rin. 400 meters OBR. Hi. Hinig pa rin. 500 meters. Hello OBR. Hi. Malinaw pa rin. 600 meters. Hello OBR. Hello. Yan, medyo nagchachapi na. Konti. Hello? Hi. Ah, malinaw pa rin. Malinaw pa rin. 700 meters. Hello, OBR. Hello. Malinaw pa rin. Baka abot na 1 kilometro. Ano? Labas ka? Ah, wala na. Nasa na ako. Labas ka na? Hindi pa. Nasa gate na ako. Then, isasakpo natin na 800 meters. Yan, 800 meters. Hello, OBR. Hi. Malinaw pa rin. Pero meron na siyang konting tunog. Tumutunog-tunog na siya. Yan, ang naririnig niyo. Yan, mga ganun. Yan. Pero dinig-dinig kita, no? Oo. Malinaw. Pero meron na siyang konti. So, around 700 meters maximum siguro. Tapos, pag 800 meters, medyo may tunog na ganyan. Yan yung range test. Nabalikan na natin si OBR. Hello, OBR. I'm coming home. Hi. Hello, OBR. Dinig mo ako? Oh, malakas ma, ano ba yung audio talaga? Okay, no? Hello? Oo. Oh, dinig kita kahit mabilis takbo ko, oh. Layo, no? Isang bridge yung ano. Isang bridge. Okay, para sa mga gusto sumali sa giveaway ng GoTalk 4, join kayo sa group sa MotoBiz PH Garage. Lagi kayo yung link sa description ng video. Isashare ko tong vlog doon sa my group. So kung interesado kayo, mag-comment kayo dun sa video na interesado kayo. Tapos, may i-comment nyo dun either kung solo rider lang kayo or kung with OBR. Tapos after 1 week na ma-upload tong video, pipili na ako ng winner sa raffle natin. Kapag ang unang nabunot natin sa raffle is with OBR, sa kanya na yon, yung dalawa yan, para tagisi sila ng OBR nila. Tapos halimbawa, kung una ko mabunot is solo rider, yung pangalawa, solo rider din. Thank you kay Nosy sa pagpapadala nitong intercom system. Meron na naman kami bagong intercom ni OBR. OBR, mag-thank you ka. Thank you. And diretso na kami sa bahay ni OBR with our new GoCom 4 intercom. Bye!